Kagaya na lamang po ng isang kapamilya natin, isang mommy at bayan patroller, Tyra De Leon Antazo ng Barangay Kanyogan, dyan po sa Pasig City. Eto nga, kulay lila at puting parol ang ginawa at ang kanyang pinaggamitan ay mga lumang bote ng bleach sa paligsahan ng Recycle Decorations Contest ng Parents Teachers Association sa paaralan ng kanyang anak. Kwento po ni Tyra, ang nanay niyang si Melanie De Leon ang nakaisip ng disenyo sa parol at gumamit sila na 14 na bote ng liquid bleach at 4 na piraso ng lumang garlands, glue gun at alambre. Kasimple lang pero tignan nyo naman ano, ang galing! This morning, makakapiling po natin si Melanie De Leon. Good morning, Melanie. Good morning, Miss Bernadette. And good morning, Cedric. Kakaaliw kayo, ha? Okay, bakit kayo sumali sa ano, sa pa-contest or requirement po ba yun? Requirement ng apo ko sa school niya. Grade 2 student siya. Then, humingi ng tulong yung anak ko sa akin, si Tyra. So, ayun. Ang dami kong naisip. Ayan ang end. Assignment po ba ng teacher? Assignment ng bata? Ng bata po, I think sabi niya sa akin, may mga parol contest sa school nila. So, required po ng mga bawat bata mag-submit ng project na parol made out of recycled bottles, soft drinks, whatever, bottles, plastic bottles. And ang pretty nung kinalabas, ha? In fairness sa inyo, ha? In fairness. So bakit ho, actually, ano bang tawag dito sa plastic? May tawag dyan sa kalakal eh. I forget now, pero yung mga hard plastic na yan, maganda yan eh kapag inire-recycle. Pero yeah. Maganda ito, ang ginawa ninyo, reuse ano, or repurpose ata ang ginawa ninyo. Repurpose siya, yeah. Actually, hindi naman talaga siya use. Saka iisip ko kung anong magandang gamiting bote, either soft drinks bottle or yan, the bleaching liquid bottle. So sabi ko, siguro mas maganda na lang yung liquid bleaching bottle kasi magagamit pa in the future yung content niya, yung water. So sinalin ko sa malaking bottle yung mga laman na maliliit na bottle na yan. So yan, para makakolekta kami at least 14 bottles. Ay, cute. So parang inisip nyo, ano ba, kasi kailangan nga recycled. Ano yung content? Ang hirap mag-ipon. Kasi wala namang kayong junk shop dyan sa inyo. So mahirap nga namang maghanap ng mga makukulay na bote na yan. Correct. Ay, mami, yung pinaglipatan mo, na-label nyo ba ng maigi? Oh yeah, sure. Kasama siya lahat sa mga detergent soap dito sa loob ng syempre separate dapat yun. Oo, yun din kasi syempre pag nilipat niyo yung bote dapat properly labeled. Ano, gawain ko rin yan eh. Tapos minsan makakalimutan mo kung anong laman, 'di ba? Tapos aamoy-amoyin mo, dapat hindi ganun, i-label properly. But anyway, sige po. Nanalo po ba kayo sa contest? Hindi pa naman kasi nakasubmit na siya sa school ng anak ng apo ko and sabi ng anak ko hindi daw nga niya makita sa classroom, it looks like nakuha sa other ano place ng I don't know na school. So we'll see. Oh, what okay lang naman kahit di manalo. Pero gaano katagal niyo to ginawa, mami? Ang mga 1 hour lang siguro, less than 1 kasi nagtulong-tulong naman kami ng isa ko pang anak. So, ang sa akin lang, basta may mga lahat ng available materials na nasa sa akin, nasa bahay, nagamit ko naman. So, yan ang kinalabasan. Talaga bang mahilig kayong magpaka Martha Stewart? Parang art, family namin, mga artists. Nagtrabaho ako sa wedding decorations. Yung sister ko, may business sila dyan sa wedding designs. So, parang mga florist din. So, parang mahilig din ako mag-ganchilyo, mag-crochet. So, as of now, yun ang parang part-time job ko. Okay. Yeah. Okay, mamaya ho, mami, pagpa-plugin ko kayo ha. Kung part-time job ninyo, baka negosyo nyo rin. So, mami, yeah. Melanie, ang daya, ang galing nyo pala eh. No, thank you. So, hindi pala effort, kumbaga madali sa inyo mag-conceptualize, madali sa inyo yung mga gawaing kamay, mga handicrafts, magaling po talaga kayo doon. Yeah.
Yeah, hindi naman siguro magaling, marunong, kasi we need to know kasi kung saan din tayo makakatipid, kung ano yung pwedeng gamitin na hindi tayo gagastos ng malaki. So, at the same time, meron din naman akong available ditong mga gamit, mga tools. So, yan, mahilig magkuting-ting yung kamay ko, laging busy. At the same time, yung isip ko, nabibusy siya. Nakakawala ng anxiety kasi may konting anxiety tayo. So, nakakatulong siya. Oo, ma'am. Hayaan mo lahat tayo may anxiety. Hindi kayo nag-iisa dyan. Pero ang galing ng gagawa pala ng pagiging creative, ano, para maka-focus tayo. Kasi yun yung kailangan, ano, yung pala yung nagagawa ng ganitong klaseng activity. Yung focus, no? Yeah, focus at the same time. Yung passion mo, may passion ako sa ginagawa. So, maganda yung magiging outcome niya. Kasi syempre, mahirap yung napepwersa na ginagawa mo lang to dahil pwersado ka. Yung mga ganun ba? You have to love it para magandang maging outcome ng gagawin mo, ginagawa mo. At napakaganda, in fairness sa inyo ha. Ayan po, di ba? Thank you. Oo. Magkano po na gastos ninyo? Ay, technically, yung materials, repurpose naman na. So, okay na yon. Okay, ano pa additional na gastos po ang ginawa ninyo? Yung garlands lang, medyo mura naman siya. 19 pesos lang isang, siguro mga 1 meter. So, ay mga apat yung ginamit ko para medyo ma-reach yung ano yung kulay niya, magandang dating. So, mga apat na piraso. Tapos may existing naman akong glue gun, glue sticks, and that's it. May alambre din. Alam niyo, nakakatuwa kasi para ang nakikita natin dito, you can decorate your home. It need not be for Christmas, ano. Pero pwede pa lang maging maabilidad sa bahay. Make the home feel special as well, kahit na limitado ang budget natin, ano? Correct. Yeah, correct yan. Actually, ang Christmas decorations ko, from last year pa, pero iba yung design niya, iba yung motif niya. Same motif, pero iba yung design. I used the native also, Christmas tree. So, kumbaga, ginawa ko siya dating yung Christmas tree na naka-stand. Ngayon, nasa wall na lang siya kasi limited yung space. Ah. So, yun. Nagiging kailangan natin maging innovative din para, pero maganda rin yung maging ano mo, decorations. Melanie, papaano po yung minsan, syempre, iba sasabihin, ay, naku, wag na natin mag-celebrate, wala tayong pera. Wag na tayong wag na tayong mag-decorate. Mm-hmm. Bakit importante para sa'yo na mag-decorate pa rin? Kahit na sabihin na natin, hirap nga tayong lahat sa panahon ngayon. Correct. Kasi syempre, iba yung, lalo na yung naging pinagdaanan nating pandemic, dalawang taon halos na, dalawang Christmas na parang malungkot siya, walang mga decorations, walang gatherings. So ngayon parang ito yung time natin na mag-celebrate, na lahat ng tao pwedeng magkaroon, kahit may pandemic pa din ng konti na lang, pero pwede tayo mag-celebrate. At the same time, yung spirit ng Christmas sa bahay natin or sa surroundings, sa environment natin, ma-feel natin. Kasi importante rin yung magkaroon tayo ng inner joy, di ba? Kahit konti lang yung ating budget sa pagde-decorate ng bahay, ma-feel natin na Pasko talaga. And tell me, kapag happy yung mga bata, anong feeling mo? Ay, yan ang number one sa akin. Kasi every Christmas talagang para sa akin, parang feeling ko, pabata rin ako kasi ang Pasko para sa bata. Yan ang lagi ko iniisip. So the most, parang ang bata ang pinakamasaya sa araw ng Pasko. At the same time, tayo rin, like me, feeling ko bata din ako. Kada Pasko, talagang masaya ako kahit malayo sa mga anak or sa family, sa ibang family. So parang feeling ko masaya ang Pasko. Totoo yun. Thank you so much, Melanie, ha. Ay, wait, ano yung negosyo mo? Meron ba? I-plug na natin. Ay, thank you. Meron ako. Gumagawa ako ng mga crochet hats. Ganyan. Oh. Mga bandana. Ay, kasi, wow. Inspired by Julie. So, banggitin ko ba si Julia Barreto? Ayan. Ah, bakit? Ganyan, nagsusot ng ganyan si Julia? Oo, sa kanya ko nakita yung ano, yung sa post niya sa Instagram, meron siyang mga bandana. So, crocheted products. So,
nagigaya ko siya. Mahilig din kasi akong manggaya. Kaya kinikredit ko naman sa kanila. Yan, ganyan. Tapos eto. Ito, wow! Woo! Ganda yan ah! Yeah. Kung ang katawan niyo parang Julia Barreto, aba. Ano okay. Po ang ano yung FB kung order po sa inyo? Maganda. Ayan, sa FB ko, meron din ako Instagram. Luis Lani. Na yun, Luis Lani lang po. Yeah, tapos meron din akong sa Facebook page, Melanie, or kaya yung mismong personal Facebook ko, kasi more doon ako nagpo-post eh. Ayan, eto meron pa isa ako. Ah, pang Julia Barreto nga yan, oo. Diyos ko, hindi ko kaya ikli-ikli. Pero pang mga bata, why not, di ba? Melanie, thank you so much. One last time, ang FB mo, pakibanggit ng maayos. Melanie De Leon. Melanie De Leon, ang picture ay? Picture ko. Picture mo, okay. Ayan, kitang-kita nyo naman. Bawal ang poster, ha? Ayan. Yeah. Sige mga kapamilya. Melanie, yeah, thank you so much. Maraming salamat din.